tag-ulan na. Arang yan, arang yan. Pag ganun, pare-parehas tayong nakarehistro. Trumps ako ang wallet ko. Maka may makita akong halo-halo. Check. Check. 1, 2, 3. Init. Ay ako, sapat na lang. So okay guys, alam ko may atraso ako sa inyo. Hindi tayo or hindi ako nakapag-upload ng ating last episode ng May. Yung mga shoutout natin. So, ngayon ko gagawin sa inyo to. Okay nyo to. Ngayon natin gagawin yung shoutout natin. But first, nagpapitad lang ako. Sa totoo guys, nakapag-record ako ng ating end of the month episode. Yung shoutout natin, ilang beses ako nagdadatada at hindi ko makakuha yung tamang ano ng audio, so, hanggang sa na-discover ko na yung external mic natin is hindi gumagana. Ka magpadaan. Yung external mic natin sa SJ kami hindi gumagana dahil yung kita ko ah, yung connection natin is connection ng SQ cam natin di sira. Nakapag-canvas na ako. Yung talk may mga 650 to 800 yung pagpapagala. So, babudgetan natin. At regarding to sa ating shoutout, mamaya mag-shoutout tayo. But gusto ko munang i-discuss yung ano. Kaya lang traffic. Baka nakaalis dito. Tama yun guys. Ano ko sa iba. Dalawat ang traffic and forfer. Pero parang alam mo na. Guys, no? Magtatag-ulan na. So, maging handa na. Prepare yung kapote, yung close shoes nyo na pang, ano, pangbahaan. Hirap bumiyahe ng umuulan, guys. Especially kung papasok ka pa lang ng trabaho. Dahil, ayun, basa ang, mababasa ka. Babasa sapatos mo, kung may mga documents ka sa bag mo, mababasa rin. Okay lang, itlog mo, babasa eh, walang problema eh. Dala ka lang ng drip eh, palit. Diba? Pero yung documents mo, mababasa sa bag mo, papasok ka pa lang. Ay. Sa akin pa uwi, walang problema eh. Kasi pwedeng ano eh, pwedeng ligo na sa ulan, tapos pag-uwi sa bahay, anlaw na lang. Pero ipapasok ka. Sorry, pwede rin. Baunin mo yung uniform mo. Kung naka-uniform kayo.
damit po pang trabaho, bawunin mo, sapatos, medyas, brief, pantalon, bawunin mo yung mga yun, basta yung plastic, special lang na tuyo, then biyahe ka, papasok sa ano, baon ka na rin na tuwalya, siguro naman sa pinapasokan mo, may CR, pasabon, baon ka na rin. Dito, abang bumabiyahe papasok, dito sa ulan, pagdating ng office, anlaw, diba? Refresh na fresh ka ngayon yan pagdating mo ng office. Reminder lang, no? I-prepare na natin yung ano, kasi mga nakaraang araw, nag-uulan na. So, prepare na ng kapote. At ingat-ingat na sa mga nakaponcho na kapote at alam nyo na, umiipit yan sa gulong at sa kadena. Kaya ako, parang ayoko na isuot yung poncho. Gahanap ako ng ano, yung pants and yung two-piece na ano, two-pieces na nakapote. Or make it three pieces kasama yung sa sapatos. Yung jacket. Jacket ba tawag ba? Yung upper. Yung upper na kapote. Yung pants na kapote. At yung medias na, ay sapatos. Kapote sa sapatos. Dito muna tayo guys. Balik ako kayo para sa shoutout. Errands muna. Saan mo ako palalabas sa inyo? Babi ako sa traso ko. Tagal ka sa loob ng pangkakarana. Babi ako sa traso ko. We will do our shout out. And yung response ko sa review or response ko sa request ng isang ating subscriber regarding sa review ng Bajaj X150. So yung Bajaj X150, ano siya, off-road version na Kawasaki Boxer 150, which is sadly to say hindi siya nirelease dito sa Pilipinas as far as my research goes. Ayan. Hindi siya rito nirelease sa Pilipinas. Sa research ko, nirelease siya sa Kenya. Sa itsura niya, sa itsura ng X150. Para lang siya talagang ano, boxer. Kumbaga, para siyang boxer na minodified to off-road. Fender niya sa harap, instead na sa telescopic na nakabit, dun siya nakakabit sa butterfly, so mataas siya. Kaya pag nalubak, alam niyo naman ang off-road, kailangan malayo ang clay na nalubak sa shock niya. Kasi yung shock niya sa likod, wala rin, ano, instead of na nakasanayan natin Boxer 150 na apat yung shock niya, dalawa na lang, isa magkabilang side, and meron siyang ano, cowling. So yun yung nakita kong ano, difference niya kung i-compare natin yung Boxer 150 sa X150. Pero sa tingin ko, almost the same lang. Walang malaking difference. Harang yan, harang yan, harang yan.
kakapiranggo tayo ipamigay. Kita niya kung nako. Sino natin driver na ko? Hindi naman yung sinisingita kayo para alam niyo, yura ka ng pagkatao. Yung mga ganung bagay, aba kapiraso lang. Wala pa yata ang 2 inches. Diba? Ibigayin niya na sa amin. Ito niyo yung kanina. Nakitang nakaakma akong papasok. Hindi pa naman siya aabante. Hindi ako padaanin. Naabante niya lang 2 inches yung sakya niya. Parang di ako makadaan. Pag ganun, pare-parehas tayong nakarehistro. Ayun, kung naiinggit kayo, nakakasingit kami, kayo hindi, hindi namin kasalanan na pinili mo isang malaki. Sana nagmotor ka na lang para nakakasingit ka, diba? Swerte nga kayo, hindi kayo nakabilag sa araw, naka-airtong kayo. Ay, nawa ko ba? May tao talaga makasarili, diba? Kailan kaya tayo matututo magbigaya na ako ganda ng Pilipinas pag nangyari yan. So yun yung ano na yun sa na-interrupt tayo sa X150 natin. Yung specification niya nasa link sa baba, so tignan nyo na lang. Test ko lang tayo para makapag-shoutout na tayo. Pati lang yung shoutout natin last yung dapat na end of the month episode. Yun nga, sama pala, instruction para sa ating mga shoutout and request. Yung mga comment nyo dito sa ano na to, sa episode na to, yung mga comment nyo rito, i-ano natin yun, yun na yung subject natin for the shoutout natin this coming end of the month episode na naman. Sana matuloy. Ito lang yung exemption natin kasi yun nga, nagka-problema. So, umurong lang tayo. Pwesto lang tayo sa lilim. And we will do our shout out. Shout out time. Ano talagang halo-halo? So, shout out tayo. Shout out tayo kay Retro Guy. So, thank you sa inyo sa pagsubaybay. The Chain Rider PH, isa siyang motor vlogger, check niyo yung channel niya. Ilalagay ko yung link ng channel niya sa description down below. At kay Jao Map, siya yung yun nga, yung nagre-request ng subscriber natin na nagre-request ng review ng Bajaj X-Motor. So, bago tayo magtapos, I would like to say hi to Miss M. So, hi sa'yo Miss M, again. Always, mahaba-habang pag-hi pa to. And yun, sa mga subscribers natin, thank you so much sa pagsubaybay. Keep it up and magtutuloy-tuloy din tayo darating araw. Inaayos lang natin para magbigyan ng tamang oras ang ating pag-vlog. Sa ngayon, wherever go, pahala na. Wala akong pake. Mga nyeta kayo. Okay guys, thank you for watching. Until next time. Sabi ka na sa turon. Dalawa nga po, saka isang kamote cube, saka isang baruya na rin, walang asukal.